Let's all pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami mga makasalanan pa, ikaw ay nahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us remember the grace and the love of the Lord. Sa tuwing kami nagkatipon-tipon, nawa lagi po naming maalala ang biyaya at ang pag-ibig ng Panginoon. As the Bible says, Psalms 116, "What shall I render to the Lord? All His benefits toward me." Kagaya po ng sinabi sa Awit chapter 116, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Nawa magawa po namin yung lahat ng aming makakaya upang bigyang kaluwalhatian ng Diyos sa aming buhay Kristiyano. We are praying for the second batch of the summer retreat, the Manila and Visaya and Bicol and also Isabel area, Mindanao. Dalangin po namin yung ginagana po na ikalawang batch ng summer retreat sa linggo na ito dito po sa Manila, sa Bicol, sa Visaya at maging sa Mindanao. We pray may lost souls can be saved through this second batch of the summer retreat. Dalangin namin na maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng pangalawang batch ng summer retreat. And also we are praying for our Grand Bible Seminar this May. Dalangin din po namin yung amin pong Grand Bible Seminar sa buwan ng Mayo. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang maimbitahan ang aming kapamilya, kapitbahay, at kaibigan. So that they will have a chance to listen to the God's Word and then they will realize what is the real salvation. Nang sa gayon, makapakinig po sila ng salita ng Diyos at maunawaan po nila ang kaligtasan. And also we are praying for the newly saved, the brothers and sisters, to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Dalangin din po namin yung mga bagong naligtas na kapatid na sila po ay manatili sa church at ipagpatuloy yung kanilang sinserong buhay Kristiyano. We know there are also some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. Alam po namin na meron pong ibang brothers and sisters na hindi po nakadalo sa Sunday service na ito ngayon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man sila, anuman ang kanilang ginagawa, nawa ipagpatuloy po nila yung kanilang sinserong buhay Kristiyano. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa umpisa ng sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Mark chapter 10. From verse 46 to 52. Buksan po natin sa Marcos chapter 10. Simula po sa verse 50 hanggang 52. From verse 46 to 52. Simula po sa verse 46 hanggang sa 52. Marcos Kapitulo 10. From verse 46, babasahin ko po. At dumating sila sa Jericho, habang nililisan niya ang Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, na inakaupo sa tabi ng daan, nang marinig niya na ayon ay si Jesus na taga Nazaret, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At sinaway siya ng marami at siya'y pinatahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka." Tinatawag kanya. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Okay. As you know well, now the second batch of the summer retreat is ongoing.
kagaya po ng inyong nalalaman na nagpapatuloy po sa panahon na ito ngayon, yung pangalawang batch ng summer retreat. First batch of the summer retreat, the attendance total 4,690. Kaya yung unang batch po ay 4,690 po yung unang batch ng summer retreat. Yeah. And the Manila Central Church, 685, and there are newcomers 279. At nasa 685 po yung mga lahat ng dumalong mula sa Manila Central Church, at 275 naman po dito yung mga newcomers. So this year, we are expecting the first batch of the summer retreat and also second batch of the summer retreat total are more than 7,800 the attendees. Kaya pangkalahatan po kasama yung unang batch at pangalawang batch ng summer retreat, inaasahan po natin na aabot po ito ng 7,800. So around 3 years ago, the last summer retreat, 2019, that was the last summer retreat before the pandemic. At that time, 4,500 attendees. Nung tatlong taon na po yung lumilipas, yung pinakahuling summer retreat noong 2019, nasa 4,500 lamang po yung lahat ng dumalo sa summer retreat. But this year, 2022, 7,800. So, we can understand how many the newcomers are saved and also increase the numbers. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan po natin kung gaanong mga tao yung dumalo at mga bagong naligtas ang dumalo. Yeah. So, by the help of the Holy Spirit, the newly saved members added continuously and also every church is growing by the help of God. Kaya sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, yung mga churches, patuloy po silang lumalago at sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, ay maraming mga bagong naligtas ang naidadagdag. The Manila Central Church, in the last summer retreat, there were around 279 newcomers. But important things, after the summer retreat, we should encourage them, those who are newly saved, to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Sa atin po sa Manila Central Church, yung mga baguhan po na dumalo sa atin sa summer retreat ay 279 na mga baguhan. Ngunit yung pinakamahalagang bagay po pagkatapos ng summer retreat ay makapagpatuloy po sila at makapanatili sa church. Yes, those who are really saved, they cannot forget the love of God and grace of God, and they will continue to serve the Lord. Opo, yung mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, tunay po na nagnanais po sila na bigyang sukli at bigyan ng pasasalamat ang Panginoon. Okay, today, we are going to think about this Mark chapter 10 about the blind, the Bartimaeus. Kaya ngayon po, pag-iisipan po natin yung mga talata mula po sa Marcos chapter 10, ang bulag na si Bartimeo. So, first, we need to think about what was the spiritual condition before we get salvation. Una, kailangan pag-isipan natin ano ba yung ating espiritual na kondisyon bago tayo naligtas. As you know well, we were born as a sinner and we committed a lot of sin. That's why we were in the destiny of the eternal destruction. Gaya po ng inyong alam, tayo ipinanganak na makasalanan at gumawa tayo ng maraming kasalanan at nakatakda tayo na mapunta sa walang hanggang pagkawasak. But our Lord Jesus Christ was crucified on the cross and shed His precious blood to redeem all of our sins. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay ipinako doon sa krus at ipinadanak niya yung kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang ating kasalanan. Yeah, that was the grace of God. Kaya iyon ay biyaya ng Diyos. So as the Bible says, Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Kagaya po ng sinabi sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So after we get salvation, we should abide in the church and also we should continue to serve the Lord through our Christian life. Kaya sa ating buhay Kristiyano, kailangan ay magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano at tayo ay maglingkod sa Panginoon. Before we get salvation, our spiritual condition was really miserable. Bago tayo naligtas, yung ating spiritual na condition ay talagang napakamiserable. Yeah, we were like spiritual blind. Tayo ay kagaya ng mga espiritual na bulag. But by the grace of God, we were able to open our eyes
and now we can see the spiritual things. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos ay nabuksan yung ating espiritual na mga mata at nakikita na po natin yung mga espiritual na bagay. Here, Bartimaeus, he was a blind and also at the same time, he was a beggar. Kaya dito po, si Bartimeo, isa siyang bulag at isa pa, isa rin po siyang pulubi. Okay, let's look at verse 46. Now they came to Jericho and he went out of Jericho with his disciples. And the great multitude, blind Bartimeo, the son of the Timaeus, sat by the road begging. Dito po sa verse 46, at dumating sila sa Jericho habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kanyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timaeo ay nakaupo sa tabi ng daan. So, this Bartimeo, he was a blind and also he was a beggar. So, when we consider his condition, he was really miserable. Kaya po si Bartimeo, isa po siyang bulag at isa rin po siyang pulubi. Kaya kung titignan po natin yung kanyang sitwasyon, talagang napakamiserable. In this world, there are three types of the blind. Dito po sa mundo na ito, mayroon pong tatlong klase ng mga taong bulag. Yeah, like this Bartimeo, physical blind. Kagaya po ni Bartimeo, isang physical na bulag. We do not know this Bartimeo when he was born, already he was blind, or the later he became the blind. Hindi po natin alam kung si Bartimeo ba nung pinanganak ay bulag na talaga siya o kaya naman ay siya, nabulag lamang siya kalaunan. Yeah. And also, some people, they will be the intellectual, the blind. At yung iba naman po, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang kaisipan, sila ay bulag. What does it mean? The intellectual blind. Kaya ano pong ibig sabihin ng intellectual blind? For example, if you didn't have any chance to learn the Chinese letter, although you look at the Chinese letter, you cannot understand. It means the like intellectual blind. Halimbawa, kapag hindi mo pinag-aralan yung kwika ng Chinese, hindi mo ito mauunawaan kahit na ito ay iyong basahin, kaya tinatawag po itong intellectual blind. Yeah, Korean also. If you didn't have any chance to study about the Korean, the letter, although you look at the Korean letter, you cannot read it. Ganun din naman po sa lengguwahe ng Korean, kahit natignan mo yung mga letra ng Korean, ngunit hindi mo ito alam kung hindi mo ito napag-aralan. And also, another is the spiritual blind. At isa pang klase ng bulag, ito po yung espiritual na bulag. Although many people, they have normal eyes physically, but if they cannot understand the spiritual things, we can say they are spiritual blind. Kaya yung mga tao na kahit na normal, kahit na meron silang physical na paningin, ngunit sila po ay espiritual na bulag dahil hindi sila nakakaunawa. Especially, the people who are not saved, we can say all of them, they are spiritual blind. Lalo na po para sa mga taong hindi ligtas, masasabi po natin na lahat sila ay mga espiritual na bulag. When we look at some pastors or some the religious leaders in the church, if they are not saved, they are also spiritual blind. Kung titignan po natin, kahit na yung ibang mga pastor o kaya mga church leaders, kung sila po ay hindi tunay na ligtas, kung gayon, sila rin ay espiritual na bulag. According to Matthew chapter 15, Jesus said, if the blind lead the blind, both of them shall fall into the ditch. Sabi po sa Mateo chapter 15, sinabi po ni Jesus doon na kapag ang bulag, inakayang kapwa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Yeah, there are so many blind leaders. If they are not really saved, they cannot lead their congregation into the right truth. Kaya napakadami pong mga leaders na espiritual na bulag. Kung sila po ay bulag, kung gayon, hindi po nila maaaka yung kanilang kongregasyon sa tama. But our born-again Christian, we were able to open our spiritual eyes by the grace of God. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo na mga born again Christian, nagawa po natin na mabuksan yung ating espiritual na mata. So first, this Bartimeo, he was a blind and also he was a beggar. So he was in the really miserable situation. Si Bartimeo, isa po siyang bulag at isa rin po siyang pulubi, kaya naman siya ay talagang nasa mahirap na miserableng buhay. We can understand this Bartimeo, he realized his incapability. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan po natin yung kawalan ng kakayahan ni Bartimeo. Yeah, because he was a beggar and in addition to, he was a blind. Dahil siya po ay pulubi at dagdag pa nito, siya rin ay bulag.
So when we look at ourselves, we can understand how much we are very weak and also we are incapable. Kaya sa pamamagitan din po nito, kapag tinignan po natin yung ating sarili, malalaman din po natin kung gaano tayo kawala ng kakayahan at tayo ay walang kakayahan. For example, if you are blind, your life shall be really limited. Halimbawa, kapag ikaw ay bulag, yung iyong kakayahan o yung iyong kakayahan ay limitado. And also, if you are deaf, also same. Your life shall be limited. Kaya kagaya din po sa bingi, kapag ikaw ay bingi, yung iyong buhay ay limitado din. And also, when you get sick, when you have some sickness, you shall be very weak physically also. At isa pa, kapag ikaw ay mayroong sakit, kung gayon, limitado rin yung iyong kayang gawin. So, think about this Bartimaeus. He was blind, and also he was a beggar. So, he realized his incapability. Kaya sa kagaya po kay Bartimeo, kung titignan po natin na siya ay pulubi at siya rin naman ay bulag, kaya naunawaan po niya yung kawalan niya ng kakayahan. First of all, in order to get the God's mercy and God's grace, it is necessary to realize our spiritual condition before God. Kaya para po sa atin, para makatanggap tayo ng habag at ng biyaya ng Diyos, una, kailangan niyong maunawaan po natin yung ating spiritual na kondisyon sa harap ng Let's Diyos. Let's open our Bible, Psalms 39. Tignan po natin sa Biblia, sa Awit, chapter 39. Awit 39, verse 4 and verse 5. Awit, chapter 39, simula po sa verse 4 hanggang 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mang iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na ang bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Yes, this psalm was written by King David. Ito pong awit na ito, isinulat po ito ni Haring David. Yeah, he prayed, Lord, make me to know my end and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Kaya siya po ay nanalangin, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Our life is called 78 years, but when we consider the eternity, our life is really short. And then it is like the, yeah, so verse 5, indeed you have made my days as hand breath. Kaya kung titignan po natin yung ating buhay, umaabot lamang po ito ng hanggang 70 hanggang 80 years. Ngunit kung ikukumpara po natin ito sa walang hanggan, yung buhay natin ay talagang napakalimitado. Kagaya po ng sinabi sa verse 5, narito ang aking mga araw ay ginawa mong mga iilang mga dangkal. My age is as nothing before you. Yes. So, when we consider our life, it is really the frail and then sometimes it is very short. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay, kung titignan po natin yung ating buhay, ito ay talagang limitado at maigsi lamang. So, in case of the Bartimaeus, he was in the really miserable situation. He realized his weakness and also his incapability. Kaya para kay Bartimeo na isang bulag at isang pulubi, tunay na nalaman po niya yung kawalan niya ng kakayahan at pagiging mahina. So, what was the best wish for this Bartimaeus? Kaya ano yung pinakahinihiling ng taong tulad ni Bartimeo? He was a beggar and he was a blind. Siya po ay bulag at siya rin po ay pulubi. So, above all things, this Bartimaeus, he really desired to open his eyes. Para po kay Bartimeo, yung pinaka-ninanais po niya ay yung mabuksan ng kanyang mga mata. But one day, he came to hear the news about the Jesus Christ because the Jesus was able to heal any kind of the sickness. Ngunit isang araw, narinig niya yung balita tungkol kay Hesukristo dahil si Jesus, kaya niyang magpagaling ng mga taong may sakit. Yeah, Jesus opened the eyes of blind and also Jesus was able to cure the leprosy. Kay si Jesus, nagawa niya nabuksan yung mga mata ng bulag, nagawa niyang linisin yung katawan ng mga ketongin. Even Jesus raised the dead person, in case of the Nazareth after 4 days.
Kaya para kay Lazaro na apat na araw nang patay, kahit na yung patay ay ginawang buhay ni Jesus. So, these body meals he really desire to meet Jesus Christ so that he can cure his problem. Kaya si Bartimeo, tunay na ninanais niya na makita si Jesus upang mapagaling yung kanyang sakit. Yeah, he came to have a hope. If he was able to see this Jesus, he was able to open his eyes. Siya po ay mayroong pag-asa na kapag kanyang nakita si Jesus, mangyayari na mabubuksan ang kanyang mga mata. Okay, let's go back to Mark chapter 10. Balikan po natin yung Marcos chapter 10. Verse 47. Sa verse 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have a mercy on me." Nang marinig niya iyon, ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang nagsisigaw na at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." So, this body meals, he came to hear the news. Jesus is passing by his side. Kaya si Bartimeo narinig niya na si Jesus dumadaan sa kanyang tabi. So, what did he do? Kaya ano yung kanyang ginawa? When he heard about the news, he started to cry out. Kaya nang marinig niya yung balita, nagsimula siyang magsisigaw. Yeah, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have a mercy on me." Kaya nagsimula siyang magsabi at magsisigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Because this Bartimaeus, he really desired to open his eyes. Dahil si Bartimeo, tunay na ninanais niya na mabuksan ang kanyang mga mata. When we come to before God, also same. Many people, before they get salvation, they didn't realize the importance of their salvation. Nung tayo din ay nasa harapan ng Diyos, kagaya din naman po nito, nung bago po tayo naligtas, hindi po tayo po ay mga bulag. But while they are listening to the word of God through the Bible seminar, they came to understand how much the salvation is really important. Ngunit habang sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible seminar, naunawaan po nila kung gaano kahalaga ang kaligtasan. If they are not saved, they shall receive the judgment and then they shall be cast into the lake of hellfire. Kapag hindi sila naligtas, sila po ay mapupunta sa paghuhukom, sila ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. So when they come to know their spiritual condition before God, they shall cry out, "God, have mercy on me and please save me from this eternal destruction." Kaya naman kapag naunawaan nila yung kanilang espiritual na kondisyon, sila po ay magsasabi sa Diyos, "O Diyos, mahabag ka sa akin at iligtas mo ako mula sa walang hanggang impyerno." This Bartimaeus also, same. His cry was really necessary. Yeah, he began to cry and say. Kaya yung kanyang sigaw ni Bartimaeus ay talagang kinakailangan, kaya siya po ay sumigaw at siya ay nagsabi. Yeah, "Son of David, have mercy on me." Because only Jesus was able to cure his blind. Anak ni David, mahabag ka sa akin dahil si Jesus lamang po yung talagang makakapagpagaling ng kanyang sakit. Nowadays, it is also same. Whenever we have something to pray, we should pray to God earnestly. And then when we cry out, God will listen to our prayer and God will answer to our prayer. Kaya gayon din naman po sa atin, kapag mayroong bagay na tunay na ninanais natin, kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, yung Diyos makikinig siya sa ating panalangin at ito'y papakinggan niya. Psalms, Awit 22. Tignan po natin sa Awit chapter 22. We will open the Jeremiah chapter 33 first. Jeremiah chapter 33. Buksan po muna natin sa Jeremias chapter 33. Verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremias chapter 33 sa verse 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3:1. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.
called me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know. Yeah. So, call to me. In other words, cry out to me, and I will answer. God promised, if you really cry out, God will answer. Tumawag ka sa akin, ibig sabihin po nito ay sumigaw ka sa akin, kaya kapag tayo ay sumigaw sa Diyos, kung gayon, yung Diyos makikinig siya sa ating panalangin. Yeah. If you look at Isaiah chapter 55 verse 6, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Kaya sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 6 na tumawag kayo sa Panginoon habang siya ay malapit at inyo siyang hanapin. So this Bartimaeus now he is having a really important chance. Kaya ito pong si Bartimeo, siya ay talagang mayroong napakahalagang pagkakataon. Because he heard Jesus is passing by his side. Dahil narinig niya na si Jesus ay padaraan sa kanilang kalsada. Maybe this is the first and the last chance to cure his blind. Kaya marahil ito yung una at huling pagkakataon upang mapagaling yung kanyang sakit na bulag. Because if miss this chance, he does not know when the another chance will be given to him to meet the Jesus. Dahil kapag pinalagpas niya yung pagkakataon na ito, hindi niya alam kung kailan yung susunod na pagkakataon upang makita si Jesus. That's why when he heard that Jesus is passing by his side, he began to cry out. Kaya naman, nang marinig po niya na si Jesus ay daraan sa kanila, kung gayon siya po ay sumigaw at siya ay nagsabi. So, Son of David, have a mercy on me. Anak ni David, mahabag ka sa akin. Yeah. Like this. Also, when we have a really important things, we should pray to God. Kaya kagaya po nito, kapag mayroong mahalagang bagay sa atin, kailangan tayo ay manalangin sa Diyos. Let's open the Bible, Matthew chapter 7. Tignan po natin sa Mateo chapter 7. Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Mateo chapter 7, simula po sa verse 7 hanggang 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo, tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks, receive, and he who seeks, find, and to him who knock, it will open. So, when you really pray to God honestly, God will answer to your prayer. Kaya kapag kayo ay mataimtim na nanalangin sa Diyos, yung Diyos makikinig siya sa iyong panalangin. So this Bartimaeus, he had a faith. If he really cry out, God will answer to his request. Kaya naman itong si Bartimeo, meron po siyang pananampalataya na kapag siya ay humingi sa Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang kanyang panalangin. When you have some serious problem to solve, maybe you need to pray to God honestly. Kapag meron kayong malaking problema na kailangan na masolusyonan, kayo ay mananalangin ng mataimtim sa Diyos. Because only God can solve our problem. Dahil tanging Diyos lamang po yung makakalutas ng ating problema. Yeah, who can heal this the blind Bartimaeus? Kaya sino po yung makakapagpagaling sa bulag na si Bartimeo? There is no one except Jesus. Walang sino man po maliban kay Jesus. Yeah. So Bartimaeus, he knew, that's why he cried out and then shouted, Son of David, have a mercy on me. Kaya alam po ito ni Bartimeo, kaya naman siya ay nagsabi at sumigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. If you look at Mark chapter 5, there is the other story, the one woman who had a flow of the blood. Kung titignan po natin sa Marcos chapter 5, makikita din po natin doon yung kwento patungkol sa babaeng dinudugo. Yeah, she had a sickness and then she wanted to heal her sickness. That's why he found many physicians and doctors, but it was useless. Meron po siyang matinding sakit at siya po ay nahihirapan sa loob ng napakahabang taon at kahit na maraming manggagamot na yung kanyang pinuntahan at tumingin sa kanya, ngunit ito po ay naging walang silbi. She had suffered because of her sickness for 12 years. Siya po ay nagdusa dahil po sa kanyang sakit sa loob ng 12 years. But this woman also,
came to hear the news. Jesus is passing by. Ngunit maging si yung babae na ito, narinig niya yung balita na si Jesus ay dadaan. And she came to know Jesus can cure any kind of sickness. At nalaman po niya na kahit na anumang sakit ay kayang pagalingin ni Jesus. So, behind the Jesus, this woman touched the garment of the Jesus. Kaya sa likod ni Jesus, hinipo ng babaeng ito yung kasuotan ni Jesus. What happened? Ano pong nangyari? When she touched the garments of the Jesus, she was healed immediately. Kaya nang hinahawakan po niya yung damit ni Jesus, kaagad siya po ay gumaling. Okay, let's open the Bible, Mark chapter 5. Buksan po natin ang Biblia sa Marcos chapter 5. Verse 27 to 29. Simula po sa verse 27 hanggang sa 29. Babasahin ko po. Narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa kakamihan sa likuran niya at nahinipo ang kanyang damit sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako, kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman na sa kanyang katawan na magaling na siya na sa malubha niyang sakit. Yes. Through this passage, we can understand what is the faith. Sa pamamagitan ng talata na ito, mauunawaan po natin kung ano ang pananampalataya. This woman who had the flow of the blood, her sickness, she had the faith. If she only touched the garments of the Jesus, she was able to be healed. Itong babae na ito na mayroong sakit, na mayroon siyang pagdurugo sa loob ng 12 taon, sinasabi po niya, naniniwala siya na mahipo ko man lamang yung kanyang damit ay gagaling na ako. Yeah, verse 28, she said, if only I may touch his cloth, I shall be made well. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Yes, this is the faith. Opo, ito po yung pananampalataya. If she didn't have any faith on Jesus, she would not touch the garments of Jesus. Kung siya po ay walang pananampalataya kay Jesus, kung gayon, hindi niya hihipuin yung kanyang damit. And also, she was not able to cure her sickness. At hindi rin po gagaling ang kanyang sakit. But this woman, she had a faith. Jesus can heal any kind of sickness. Ngunit yung babae na ito, meron po siyang pananampalataya na kayang pagalingin ni Jesus ang kahit na anumang sakit. When she really touched the garments of the Jesus, she was healed immediately. Nung nahawakan po niya yung damit ni Jesus, kaagad siya ay gumaling. So verse 29, immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman na ang kanyang malubhang sakit ay nawala na sa kanya. So everybody who has a faith, they shall experience the great works of God. Kaya yung lahat ng mga tao na mayroong pananampalataya, masasaksihan po nila yung dakilang pagkilos ng Diyos. This blind Bartimaeus was also same. He had a faith. Jesus can cure her, the blind. That's why he cried out and he shouted, Son of David, have mercy on me. Kaya maging itong si Bartimaeus na bulag, mayroon po siyang pananampalataya na kaya po siya ay sumigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. If this Bartimaeus also didn't have any faith on Jesus, he would not cry out. Kaya kung itong si Bartimaeus, wala siyang pananampalataya na hindi siya kayang pagalingin ni Jesus, hindi po siya sisigaw. Let's go back to the Mark chapter 10. Tignan po natin sa Marcos chapter 10. Verse 48. Sa verse 48, so Jesus stood still. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. So through this passage, we can understand how much Bartimaeus he cried out loudly. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan po natin kung gaanong kalakas o malakas na sumigaw si Bartimaeus. Son of David, have mercy on me. He cried out and shouted. Kaya si Bartimaeus, siya po ay dumaing at siya ay sumigaw, Anak ni David, mahabag ka sa akin. That's why other people warned him.
They rebuked him. Why are you so noisy? Why are you so cried out loudly? Be quiet. Kaya yung mga tao po, siya ay pinagsabihan at binalaan, napakaingay mo, bakit ka sumisigaw, tumahimik ka. But what was the response of this Bartimaeus? Ngunit ano po yung naging tugon ni Bartimeo? Other people's word, he didn't care. Why? He had a really urgent problem to solve, right? He really wanted to open his eyes. Siya po ay nawala ng pake doon sa mga tao na sumusuway sa kanya dahil meron po siyang kinakailangan na bagay na napakatindi na kailangan siya ay gumaling. Although other people rebuked him to be quiet, but he didn't care. And then he consistently cried out and shouted, kahit Son of David, have mercy on me. Kahit na siya ay sumisigaw at siya ay sinasaway ng mga tao, ngunit hindi po niya po ito pinansin at siya ay nagpatuloy na sumigaw at dumaing, Anak ni David, mahabag ka sa akin. In our Christian life, we also need to think about sometimes the brothers and sisters, they are stumbled because of the brothers and sisters' word or behavior. Kaya minsan sa atin ng mga brothers and sisters, sila po ay natitiso dahil sa ibang mga kapatid. But number one, first, we need to think about, among our brothers and sisters, there is no one who is perfect. Ngunit una, pag-isipan po natin yung pinakauna na sa lahat ng mga brothers and sisters, walang sino man ang perfecto. Yeah, everybody has some problem and also some weakness. Ang lahat ay mayroong problema at mayroong kahinaan. But important things, whether you have a real faith or not, you will continue your Christian life or you will stop. Ngunit yung mahalagang bagay po, kung meron kang pananampalataya o wala, ito po yung magtatakda kung ikaw ay mapapatuloy sa iyong buhay Kristiyano o kung ikaw ay hihinto. If you are stumbled because of some brothers and sisters' word or behavior, it means your faith is not perfect. Kaya kapag ka ikaw ay natiso dahil sa ibang brothers and sisters, kung gayon, ang iyong pananampalataya ay hindi pa perpekto. Why we are having a Christian life? Bakit ba tayo ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano? Why we are serving the Lord? Bakit ba tayo ay naglilingkod sa Panginoon? It is not because of other brothers and sisters. We are serving the Lord because of His grace and His love. Hindi po ito dahil sa ibang brothers and sisters, kung hindi dahil po ito sa Panginoon, tayo ay naglilingkod sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig at biyaya. The most important things in our Christian life, that is the individual, the relationships with God. Yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano, ito po yung personal nating pa-komunikasyon o buhay Kristiyano sa Diyos. Our faith is very individual. This is the individual, the relationship with God. Ang ating pananampalataya, ito po ay pansarili lamang, ito po yung ating pansariling relasyon sa Diyos. If you have a right faith in God, although you face any kind of problems while you're having a Christian life, it does not matter. And you will continue to serve the Lord. Kung ikaw ay mayroong tamang pananampalataya sa iyong buhay Kristiyano, kung gayon, kahit na sa iyong buhay Kristiyano makaranas ka ng mga pagkatisod o kaya kahirapan, ngunit ikaw ay magpapatuloy. Think about, in case of this Bartimaeus, other people, they rebuked him. Why are you so noisy? And then, stop it, be quiet. Kaya bakit po si Bartimeo, siya ay pinapatahimik ng mga tao, kahit na siya ay sinasabihan, tumahimik ka, tumigil ka, maupo ka. But Bartimaeus, he had the faith. Jesus Christ can cure his blind. Ngunit si Bartimeo, meron siyang pananampalataya na kayang pagalingin ni Jesus ang kanyang pagkabulag. So although other people, they rebuked him, he didn't care. He continued consistently and then cried out. Kaya kahit po na siya ay sinasaway ng mga tao, ngunit siya po ay nagpatuloy siyang sumigaw at dumaing. And finally, he was able to receive the God's mercy from Jesus Christ. At sa uli, nakatanggap siya ng habag mula kay Jesucristo. Okay, let's go back to Mark chapter 10. Tignan po natin sa Marcos chapter 10. Verse 49. Sa verse 49. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, "Be of good cheer, rise, he is calling you."
Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. So finally, Jesus called him. Called him. And then, Jesus wanted to listen to his prayer. Kaya po sa huli, tumigil po si Jesus at tinawag po siya at pagkatapos, nais po niyang pakinggan kung ano yung kanyang panalangin. Verse 15, so Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? At pagkatapos po nito, sinabi po ni Jesus sa kanya, anong ibig mo na ibigay ko sa iyo? Okay, verse 51, basahin po natin, sabay-sabay. 3:1, pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, ibig kong muling makakita. Rabboni, the answer of the blind, the Bartimaeus, Rabboni, that I may receive my sight. I wanted to see. Kaya yung naging tugon po ni Bartimeo kay Jesus, sabi po niya, Rabboni, ibig kong muling makakita. Gusto kong makakita. This blind Bartimeo, he really desired to see like other normal people. Si Bartimeo, talagang meron po siyang matinding pagnanais na makakita kagaya ng ibang mga tao. Because of the his situation, he was blind and he was beggar. And his life was really miserable. Dahil po sa kanyang sitwasyon, siya ay bulag at talagang siya ay miserable. Now, Jesus asked him, what do you want me to do for you? What is your request? Kaya ngayon, nagsabi po si Jesus sa kanya, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Ano ang iyong kahilingan? He answered, Rabboni, that I may receive my sight. It means, I wanted to see. Sumagot po siya, Rabboni, ibig kong muling makakita. Ibig sabihin, gusto kong makakita. Okay, verse 52. Sa verse 52. Mark chapter 10, verse 52. Sa verse 52, basahin po natin, sabay-sabay. 3:1, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa daan. Yeah, then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Yes, this Bartimaeus, blind Bartimaeus, he was able to open his eyes. Kaya ito pong si Bartimeo, yung bulag na si Bartimeo, nabuksan ang kanyang mga mata. So here, in this verse, there are really important things. How this Bartimeo was able to open his eyes. Kaya yung mahalagang bagay po dito, ito po yung importante, paano na si Bartimeo nabuksan ang kanyang mga mata. Because Jesus looked his faith. Dahil tinignan ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Although other people rebuked him to be quiet, but he did not stop. He cried out consistently and also he cried out loudly. Kahit na siya ay pinapatahimik ng ibang mga tao, ngunit siya ay nagpatuloy sa kanyang pagdaing, siya ay dumaing at siya ay sumigaw. As a result, he was able to meet the Jesus. At bilang resulta, nagawa po niya na makilala si Jesus. And Jesus said, go your way, your faith has made you well. At sabi po ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Because of the faith of the Bartimaeus, he was able to open his eyes and then he was able to see. Dahil sa pananampalataya ni Bartimeo, nabuksan yung kanyang mga mata at siya ay nakakita. In our Christian life, we also must know how much our faith is important. Sa ating din pong buhay Kristiyano, kailangan ay malaman po natin kung gaano kahalaga ang ating pananampalataya. Through this, the story of this Bartimaeus, we also should receive important lessons in our Christian life. Sa pamamagitan po ng kwento ni Bartimeo, kailangan ay makatanggap din po tayo ng mahalagang aral. Before we get salvation, we were also spiritual blind like Bartimaeus. Bago tayo nakatanggap ng kaligtasan, tayo din naman yung mga espiritual na bulag kagaya ni Bartimeo. But we should know Jesus Christ came to this world to open our spiritual eyes. Ngunit dapat po nating malaman si Jesus dumating siya sa mundong ito upang buksan yung ating mga espiritual na mata. Okay, let's open our Bible, Matthew chapter 4. Buksan po natin sa Mateo chapter 4. Verse 15 and 16. Matthew chapter 4, verse 15 and 16.
Mateo chapter 4 simula sa verse 15 hanggang 16. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayin ng Jordan, Galilea ng mga Hintil, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at ang mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Yeah, the people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and then shadow of death, light has dawned. So, Jesus Christ came to this world as a true light. Kaya po si Jesus Cristo, dumating po siya sa mundong ito bilang tunay na ilaw. Let's open the Bible, Luke chapter 4, Lucas chapter 4. Buksan po natin sa Lucas chapter 4. Verse 18, 19. Sa verse 18 at 19. Luke chapter 4, Lucas chapter 4, verse 18, 19. Sa Lucas chapter 4, verse 18 hanggang 19. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Yes, this is the reason why Jesus Christ came to this world. Opo, ito yung dahilan kung bakit dumating sa mundong ito si Jesus. To proclaim the liberty to the captives and the recovery of sight to the blind, to set liberty those who are oppressed. Kaya, so, here, recovery of the sight of the blind. All the people, we are the spiritual blind. Kaya sabi po, ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, palayain ang mga naaapi kaya si Jesus upang buksan daw yung mga paningin ng bulag. But when we get the real salvation, we was able to open our spiritual eyes. Ngunit nang tayo ay maligtas, na nabuksan yung ating mga espiritual na mga mata. What is the big changes before you get salvation, after you get salvation? Ano po yung malaking pagkakaiba sa pagitan ng bago ka maligtas at pagkatapos mong maligtas? Before you get salvation, although you read the Bible by yourself, you was not able to understand what does it mean. Kaya kahit na nagbabasa ka ng Biblia ng mag-isa bago ka naligtas, wala kang nauunawa ang anumang bagay. But after you get salvation, your spiritual eyes open. That's why when you read the Bible, you can understand by the help of the Holy Spirit. Ngunit pagkatapos mong maligtas sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, kapag ka ikaw ay nagbabasa, nauunawaan mo yung mga bagay-bagay. So, truly born again Christian, we need to read the Bible continuously, every day. Kaya po yung mga tunay na born again Christian, kailangan magbasa tayo ng Biblia araw-araw. And we will get the spiritual strength through the Word of God. At pagkatapos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng espiritual na kalakasan. And also, there is one more important thing. So after we open our spiritual eyes, we should be careful not to our spiritual eyes can be darkened again. At yung mahalagang bagay din po pagkatapos nating maligtas na yung ating mga espiritual na mata, huwag nating hayaan na ito ay magdilim. Because if we are far from the Word of God, if we are far from the fellowship with the brothers and sisters, our spiritual eyes shall be darkened again. Dahil kapag tayo po ay malayo sa Diyos, malayo tayo sa mga brothers and sisters, yung ating mga mata, ito ay muling magdidilim. Yeah. When we get our salvation, our eyes are opened. Kaya nang tayo ay naligtas, yung ating mga mata, ito ay nabuksan. Let's open the Bible, Psalms 19. Buksan po natin sa Biblia sa Awit chapter 19. Psalms chapter 19, verse 7 and 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Psalms 19, verse 7 and 8.
sa Awit chapter 19 simula po sa verse 7 hanggang 8. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Yes, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So as much as you are close to the word of God, your spiritual eyes shall be enlightened continuously. Kaya hanggat kayo ay malapit sa salita ng Diyos, yung inyong mga spiritual na mata, ito ay patuloy na maliliwanagan. And before you read the Bible also, you should pray to God. God, please open my spiritual eyes so that I can see the wondrous things. At bago ka din magbasa ng Biblia, kailangan ikaw ay manalangin sa Diyos na, O Diyos, buksan mo sa, ipakita mo sa akin, ipaunawa mo sa akin yung mga mahalagang mga bagay. Psalms 119. Buksan din po natin sa Awit chapter 119. Psalms 119 verse 18. Awit chapter 119 sa verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hanga ng mga bagay sa kautusan mo. Open my eyes that I might see wondrous things from your law. Yes, open my eyes. It means open my spiritual eyes so that we can understand the meaning of the word of God. Kaya sabi po dito, buksan mo ang aking mga mata, ibig sabihin, buksan mo yung aking mga espiritual na mga mata upang ito ay aking maunawaan. And Psalms 119 verse 130. Buksan din po natin sa Awit chapter 119 sa verse 130. Verse 130. Sa verse 130. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagpapahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Yeah. The entrance of your word gives light. It gives understanding to the simple. So, if you are really close to the word of God, and if you read the Bible diligently, you will get the much wisdom and knowledge from the Bible. Kaya kapag tayo ay malapit sa salita ng Diyos, kung gayon, mauunawaan po natin at yung Biblia at magkakaroon tayo ng karunungan. And also, you can understand the will of God. At isa pa, mauunawaan nyo din kung ano ang kalooban ng Diyos. But we also should be careful, even the born-again Christian, our spiritual eyes can be darkened again. Ngunit kailangan tayo po ay mag-ingat na kahit na yung mga tunay na born-again Christian, yung kanilang mga spiritual na mata ay pwedeng magdilim. For example, if you only focus on the material things and then physical things, your spiritual eyes can be darkened again. Halimbawa, kapag ka ikaw ay nagtuon ng pansin sa mga material at physical na bagay, yung iyong spiritual na mga mata, ito ay magdidilim uli. According to Numbers chapter 22, there is a story of the prophet Balaam. Kung titingnan po natin sa Bilang chapter 22, nandoon po yung kwento ni propeta Balaam. Yeah. The Balaam, he was one of the prophet. And when the Balak sent his servant to bring him, God told him, "You should not follow him," and also you should not curse the Israelites. Kaya po itong si Balaam, isa po siya sa mga propeta, ngunit nung nagsugo ng mga tauhan itong si Balak, sinabi po ng Diyos kay Balaam na huwag kang susunod sa kanya at huwag mong susumpain yung Israel. Yeah, at the first time, God said to the Balaam clearly. Kaya nung una, malinaw na sinabi ng Diyos kay Balaam ito. So that's why this Balaam reject the invitation from the Balak. Kaya po nung si Balaam, siya ay tumanggi mula sa pagbibigay o pagmumungkahi ni Balak. But next time, Balak, he sent more higher servant with the silver and gold. Ngunit kalaunan, si Balak, siya ay nagsugo ng kanyang mga tauhan na matataas sa mga posisyon na may kasamang mga pilak at mga ginto. So because of this, the gold and silver, this prophet Balaam, his eyes was darkened. Kaya dahil po dito sa pilak at ginto, yung mga mata ni Balaam, ito ay nagdilim. So, second time,
he followed with the servant of the Balak. And on the way, he was supposed to be killed by God, angel of God. Kaya nung pangalawang beses, si Balaam, siya ay sumunod sa mga tauhan ni Balak. At nung habang siya po ay nasa daan, binalak po siyang patayin ng Diyos. Because the angel of God was standing beside and then he was trying to kill him. Dahil sa kanyang harapan, nakatayo yung anghel ng Diyos at sinubukan siyang patayin. But this prophet Balaam, his spiritual eyes was darkened. That's why he was not able to see it at the first time. Pero dahil po si Propeta Balaam, nagdilim yung kanyang mga mata, kaya hindi niya po ito nakita. Okay, let's open the Bible, Numbers chapter 22. Buksan po natin sa Bilang chapter 22. Numbers chapter 22 from verse 31. Sa verse 31. 31 to 33, babasahin ko po. Nang magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa, at sinabi sa kanya niya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno ng ganitong tatlong ulit? Narito, ako'y naparito bilang kalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Nakita ako ng asno at lumihis sa harap ko ng tatlong ulit. Kung hindi siya lumihis sa akin, napatay na sana kita ngayon at hinayaan itong mabuhay. If the donkey did not avoid, maybe this Balaam, he was be killed by the angel of God. Kung yung asno ni Balaam hindi siya umiwas mula sa anghel ng Diyos, itong si Balaam siya ay patay na. But at the first time, the Balaam's spiritual eyes was darkened. He was not able to see the angel of God. Ngunit nung una, yung mga spiritual na mata ni Balaam, ito ay nagdilim, kaya hindi niya nakita yung anghel ng Diyos. But later, God opened his eyes and then he saw the angel of God was standing and then he was trying to kill him. Ngunit nung kalaunan, binuksan ng Diyos yung kanyang mga mata at nabuksan yung kanyang espiritual na mga mata, nakita niya yung anghel ng Diyos ay nakatayo sa harap niya. Nowadays, it is also same. Our spiritual eyes also can be darkened because of the material things and then physical matters. Kaya gayon din naman po sa panahon natin ngayon, yung ating mga mata pwede itong magdilim dahil sa physical o kaya material na bagay. Our born-again Christians should be careful our spiritual eyes not to be darkened again. Yung ating mga born-again Christian ay dapat na mag-ingat na huwag magdilim muli yung ating mga espiritual na mata. Let's open the Bible, 2 Peter chapter 2. Buksan po natin sa ikalawang Pedro chapter 2. Verse 15-16. Simula sa verse 15 hanggang 16. Babasahin ko po. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila, palibhasa'y sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan, ngunit siya'y sinaway ng kanyang sariling pagsuway, isang asnong hindi nakapagsalita ay nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabilawan ng propeta. Yeah, Balaam who loved the wage of unrighteousness, right? That's why his spiritual eyes was darkened. Kaya ito po si Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. So our born again Christian, we should be careful our spiritual eyes not to be darkened again. Kaya tayong mga born again Christian, dapat tayong mag-ingat na huwag magdilim muli yung ating mga espiritual na mata. Before we get salvation, we are also in the darkness. Noon, bago tayo naligtas, tayo din naman ay nasa kadiliman. But we were saved and then now our spiritual eyes are opened. Ngunit tayo ay naligtas at ang ating mga espiritual na mga mata, ito ay nabuksan. Ephesians chapter 2. Tignan po natin sa Efeso chapter 2. Verse 1. Sa verse 1,
Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. He made alive who were dead in trespass and sins, right? God saved us. God made us alive. Kaya tayo ay iniligtas ng Diyos, tayo ay muling binuhay ng Diyos. From verse 3 to 5. Simula po sa verse 3 hanggang 5. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Yeah. Because of the God's love and God's mercy, we were able to be saved. Dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay naligtas. So think about the Bartimaeus. When he was able to open his eyes, how much he was really happy. Kaya pag-isipan po natin, nung si Bartimeo, siya ay nagaling o gumaling sa kanyang sakit, gaano kaya siya kasaya? He was suffered because of the blind so many years, for a long time. Siya po ay nahirapan, nagdusa dahil sa kanyang pagkabulag sa loob ng napakahabang taon. Yeah. When he was a blind, when he was a beggar, his life really was miserable. Kaya nung siya ay bulag pa at siya ay pulibi, yung kanyang buhay ay talagang napakamiserable. But now, he was able to open his eyes by the grace of God. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, nabuksan yung kanyang mga mata. Yeah, we are also same. Before we get the salvation, we were the miserable sinners who were supposed to go to the hell. Gayun din naman po sa atin, bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay mga miserableng mga makasalanan. But by the grace of God, we were saved. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Okay, let's go back to Mark chapter 10. Balikan po natin yung Marcos chapter 10. Verse 52 again. Sa verse 52. Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. And verse 50, "And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus." When he was called by Jesus, number one, this Bartimaeus, he threw away his garment. Kaya nung una, nung tinawag ni Jesus yung si Bartimeo, tinapon po niya yung kanyang balabal. Think about, at the time, this Bartimeus, he was a beggar and he was blind. His garment is really important for him. Kaya para po kay Bartimeo, yung kanyang balabal ay napakahalaga dahil nung panahon na ito, siya ay bulag at siya rin naman ay pulubi. Yeah, when he sleep, when the weather is cold, he was able to cover with the garments. Kapag siya ay matutulog, kapag malamig, siya ay nagkukumot. Yeah. It was really necessary for him. But when Jesus called him, what was his response? He threw away his garment and then he came to the Jesus. Kaya ito po ay napakahalaga sa kanya, ngunit nung tinawag po siya kay Jesus, tinapon niya yung kanyang balabal at siya ay lumapit kay Jesus. In our Christian life, it is also same. Before we get salvation, we also had important things in our life. Kaya ganyan din naman po sa atin, bago tayo naligtas, may mga bagay na napaka-importante para sa atin. Because we only focused on the physical things and then material things. Dahil tayo po ay nakatuon lamang sa physical at material na bagay. But now, after we get salvation, the value of our life also changed. Ngunit pagkatapos nating maligtas, ang halaga ng ating buhay, ito rin naman ay nagbago. We should know what is much more important in our life. Dapat ay alam natin kung ano yung mas mahalagang bagay sa ating buhay. And also, we should live to glorify the name of God through our Christian life. At isa pa, dapat tayo ay mabuhay para sa ikaliliwalhati ng Diyos. Yeah. Last of the Bible, Hebrews chapter 12. Buksan po natin ang Biblia sa Hebreo chapter 12. Verse 1. Sa verse 1. Babasahin ko po.
Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So, let us lay aside every weight and sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us. In order to have a race of faith, we should cast the unnecessary things which ensnares us. Kaya para makapagpatuloy tayo sa takbuhin ng pananampalataya, kailangan ay layuan natin, kailangan nating itapon, itapon yung mga bagay na nakakapagpabitag sa atin. Maybe there might be some the human relationships before you get salvation. Siyempre po, meron kayong mga relasyon sa ibang mga tao bago kayo naligtas. But these human relationships will be obstacle for your Christian life. You should abandon it, and then you should cast it away. Ngunit kung yung mga ganitong klase ng relasyon ay nakakapagpabitag sa iyo, kung gayon, kinakailangan, ito ay iyong layuan, umiwas ka dito. Think about this Bartimaeus. Before his garment, it was really necessary and then important for his life. But in order to follow the Jesus, he cast it away. Threw it away. Kagaya po dito ni Bartimeo na siya ay isang pulubi at siya ay isang bulag at kinakailangan po yung bagay na ito, ngunit upang siya ay makasunod kay Jesus, ito'y kanyang itinapon. In order to follow Jesus Christ, the unnecessary things we need to throw it away. Kaya para makasunod kay Jesus Kristo, yung mga bagay na hindi kinakailangan, kailangan nating itapon. Any kind of sinful life also, we should abandon it. We should throw it away. Kahit na anumang klase ng buhay kasalanan, kailangan nating itapon, kailangan nating layuan. So that we can have a race of faith. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng mataas na buhay pananampalataya. Let's open the Bible, Hebrews chapter 11. Tignan po natin sa Hebreo chapter 11. From verse 24 to 26. Simula po sa verse 24 hanggang sa 26. Hebrews chapter 11 from verse 24 to 26. Babasahin ko po. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan, kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Moses, he was the son of the Pharaoh's daughter. Si Moises po, siya ay anak na babae ng Faraon. Meaning, he was a prince of Egypt. Ibig sabihin po, siya ay prinsipe ng Ehipto. But Bible says, he rejected the son of the Pharaoh's daughter. Ngunit sabi po ng Biblia na siya ay tumanggi na tawaging anak na babae ni Faraon. Yeah, verse 24 says, by faith Moses, he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kaya po nang sabi dito, siya ay tumangging tawagin ng anak na babae ni Faraon. And verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Na pinili pa ang mapasama na sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Yes, this Moses, he knew what is much more valuable and important in his life. Opo, itong si Moises, alam po niya kung ano yung mga bagay na higit na mas mahalaga at mas importante sa kanyang buhay. Yeah, as like the Bartimaeus, he threw away his garment in order to follow Jesus, we also should throw away the sinful life. Kagaya po ng ginawa ni Bartimeo, kailangan gayon din sa atin na layuan po natin ang buhay kasalanan. And also, if it is necessary, also should give up our the physical things in order to follow the Jesus. At kung kinakailangan din po, ay layuan po natin yung ating mga physical na bagay upang nang sa gayon makasunod tayo kay Jesus. Let's go back to Mark chapter 10. Balikan po natin ang Marcos chapter 10. Okay, last one, the verse 52. Sa verse 52. Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and follow Jesus on the road. Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. When
Bartimaeus, he opened his eyes. He, Bible says, he followed Jesus. Sabi po ng Biblia, nang mabuksan ang mga mata ni Bartimeo, siya ay sumunod kay Jesus. Yes, this Bartimaeus, he realized how much the love of God is great. Kaya ito pong si Bartimeo, naunawaan po niya kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos. Yeah, by the grace of God, he was able to open his eyes. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay nabuksan ang kanyang mga mata. When he was a blind, when he was a beggar, his life was really miserable. Noong siya ay bulag, noong siya ay pulubi, yung kanyang buhay ay napakamiserable. But his life was totally changed. Why? He was able to open his eyes and then now he can see everything. Yung kanyang buhay ay napakamiserable, ngunit ngayon, nagkaroon ng kahulugan sa kanya yung lahat ng mga bagay. What about our life? Kaya paano naman ang ating buhay? Before we get salvation, we were the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay mga miserableng makasalanan na mapupunta sa walang hanggang impyerno. But by the grace of God, we were saved and then we became the children of God to enter eternal heaven. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas at tayo ay makakapasok sa walang hanggang langit bilang mga anak ng Diyos. After this Bartimaeus opened his eyes, he followed Jesus. Pagkatapos na mabuksan ng mga mata ni Bartimeo, si Bartimeo, siya ay sumunod kay Jesus. In our life, it is also same. If you really realize the love of God, the love of Jesus, you shall never forget it. Kaya gayon din naman po sa ating buhay, kung naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesucristo, kailanman hindi mo ito malilimutan. Yeah, as the Bible says, Psalms 116 verse 12, "What shall I render to the Lord for all His benefits toward me?" Kagaya po ng sinabi sa awit chapter 116 verse 12, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Let's open the Bible, 1 Corinthians chapter 6. Buksan po natin sa unang Korinto chapter 6. First Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Sa unang Korinto, chapter 6, simula sa verse 19 hanggang sa 20. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya tuhalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes. For you are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. When we are saved, our body and our spirit were bought through the precious blood of Jesus. Nung tayo ay naligtas, tayo po ay binili sa isang halaga, yung ating katawan at yung ating espiritu sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo. So, it is natural, truly born-again Christian, they wanted to repay for the grace of God. Kaya isang natural na bagay po na yung mga born-again Christian ay gustong makapagbigay sukli sa Diyos. That's why they shall reap for the glory of God for the rest of their lives. Kaya naman po sa natitira nilang buhay, sila po ay maglilingkod sa Diyos. Yeah. Whether you eat or drink or whatever you do, do all these things for the glory of God. Kung kayo man ay kumakain o umiinom, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. We should never forget the grace of God. Dapat ay huwag nating kalimutan kailanman ang biyaya ng Diyos. And also, we should do our best to glorify the name of God through our Christian life. At gawin natin yung lahat ng ating makakaya upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating buhay Kristiyano. Today, we learned about blind Bartimaeus according to this Mark chapter 10. Kaya po ngayon, napag-aralan po natin ang kwento tungkol kay Bartimeo dito po sa Marcos chapter 10. Actually, this Bartimaeus was the image of ourselves before we get salvation. Sa katunayan, itong si Bartimeo, ito yung imahe ng ating sarili bago tayo naligtas. So, before we were the miserable sinner, but now we became the children of God. Noon, tayo ay mga miserableng makasalanan, ngunit ngayon, tayo ay naging mga anak ng Diyos. And also, our spiritual eyes opened, and then we can see what is the real truth. At isa pa, yung ating spiritual na mga mata ay nabuksan at naunawaan natin ang katotohanan. And we have received the too much grace of God. At tayo ay tumanggap ng labis na biyaya ng Diyos. We should not forget this grace. Dapat ay huwag po natin kalimutan ang biyayang ito. So, especially, there might be newly born again brothers and sisters. So,
please abide in the church and continue your sincere Christian life. Kaya lalo ngayon, marahil may mga bagong naligtas na mga brothers and sisters, pakiusap manatili kayo sa iglesia at ipagpatuloy niyo po yung inyong buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. Before we were the miserable sinner who was supposed to go to the eternal hell. Noon kami ay mga miserableng makasalanan na papasok sa walang hanggang impyerno. We were so spiritual blind. That's why we were not able to see what is the spiritual things. Kami rin po yung mga espiritual na mga bulag, kaya hindi po namin kayang makita yung mga mahalagang bagay. But by the grace of God, we are saved. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kami ay naligtas. And also we became the children of God to enter eternal heaven. At isa pa, kami ay naging mga anak ng Diyos na makakapasok sa walang hanggang langit. Let us remember the grace of the Lord and let us continue our sincere Christian life. Kaya nawa lagi po naming maalala ang biyaya ng Diyos at ipagpatuloy po yung aming sinserong buhay Kristiyano. We are praying for the second batch of the summer retreat. Dalangin po namin ang pangalawang batch ng summer retreat. Please help the newcomers to get the salvation through this summer retreat. Pakiusap, tulungan mo po yung mga baguhan na magkaroon sila ng kaligtasan sa pamamagitan po ng summer retreat na ito. And also, we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar. At isa pa po, dalangin po namin ang papalapit po namin Grand Bible Seminar. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan ang aming mga kapamilya, kapitbahay, at kaibigan. Let us achieve the will of God through our church. Kaya nawa, makamit po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. The rest of our fellowship today, the please be with us and guide us. Sa natitira po naming fellowship sa araw na ito, pakiusap, samahan mo po kami at gabayan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.